Pag sinabing pinakamalupit na underbone motorcycle sa Pilipinas, isa lang talaga ang papasok sa isip mo. Pag-usapan natin ang tinaguri ang King of Underbone, ang Suzuki Raider. Grabe, napakalaki ng community at malawak ang fanbase ng motor. Aalamin natin kung ano ang espesyal sa Raider at kung bakit hanggang ngayon hindi ito mapatalsik sa trono. Isa pang magandang tanong, kaya nga ba nitong sumibak ng big bike? Teka, bago tayo mag-umpisa, alamin muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng motor na underbone. Ang isang underbone motorcycle ay nakaklassify sa hugis ng chassis o frame. Isang way para mapansin na underbone ng isang motor ay kung nakamount ang makina sa ilalim ng frame o bone, mid-engine o nasa gitna ang makina sa pagitan ng mga binte. Walang support ng makina sa ilalim at walang fuel tank sa ibabaw. Usually nakalagay ang fuel tank sa ilalim ng upuan. Dahil nasa gitna nga ang makina, ginagamitan nito ng kadena o chain para magbigay ng power sa gulong. Iba ang setup kesa sa mga scooters na malapit mismo sa gulong ang makina. Isa pang way para makita mo na underbone ng motor ay kung meron na itong foot pegs o apakan ng driver sa gilid. Kung mapapansin nyo kasi sa mga scooter, may mga malalapad na board dyan sa ilalim para maging apakan ng paa. Pero sa underbone, walang ganun. Wala din masyadong storage ang mga underbone. Ginawa lang talaga para maging matipid sa gas at maging mas practical kaysa sa mga normal na bike. Ang mga underbone kadalasan ay may matitingkad at maaangas na design. Sporty, maraming decals, stickers at madetalye ang fairings. Dahil nga practical ito at matipid sa gas, ay usong-uso sa mga Asian countries gaya ng Cambodia, Thailand, at dito sa Pilipinas. At isa nga sa mga pinakamalalakas na underbone motorcycle dito ay ang Suzuki Raider na tinaguri ang hari ng underbone. Napakaraming underbone na sa tingin ko ay mas malakas at mas maangas kaysa sa Raider. Pero bakit nga ba hindi mapatalsik ang Raider sa trono? Alamin natin mamaya kung kakayanin nga ba nito na sumibak ng big bike based sa specs ng Raider. Ang underbone Raider R150 ay matuli na, matipid pa sa gas. Alas 50 km/l lang ang displacement at syempre, depende pa rin yan sa gamit. Pero grabe ang efficiency nito. Carb type ang Raider at may lumabas din na fuel injected o FI. Pero ano nga bang mas maganda? FI o carb type? Ang carb type Raider R150 ay may 148cc na makina at may lakas na 15.4 horsepower at 12.4 Nm ng torque. Ang fuel injected type naman ng Raider ay may 18.2 horsepower at 13.8 Nm ng torque. Lintik ang bilis ng Raider at kaya nitong umabot sa 145 km/h. Napakadaming humahamon dito sa trono ng kaharian. Nandyan ang Winner X, XRM at Sniper. Pero iba talaga ang karisma nitong Raider. Kung ako ang tatanungin, sa usapang practical, mas okay talaga ang fuel injected o FI na makina dahil sa precise ang buga ng gas at mas matipid talaga kumpara sa carb. Pero depende pa din sa budget mo dahil mas mura ang carb type kung bibilin mo upfront. Pero sa pangmatagalan, makakatipid ka sa FI. Pero kung imo-modify mo ang isang underbone Suzuki Raider 150, gaano nga ba kabilis ito kapag sagad ang specs? Ang top speed ng isang big bike, sabihin na natin Kawasaki Ninja 400 na expressway legal ay umaabot sa 105 mph o 169 km/h. Unrestricted at tuned up, umaabot ito hanggang sa 200 km/h. Kapag tinono, ay umaabot naman ang modified Suzuki Raider 150 sa top speed na 170 km/h pataas. Ito yung bilis kung saan bumubulong na si Duterte sa utak mo na mga katagang wag mong subukan. Nakakakilabot na yan para sa isang underbone motorcycle at sobrang delikado. Pero may chance at posible naman pala na sumibak ang isang Raider ng big bike. Ikaw, sang-ayon ka ba na Raider ang hari ng underbone? I-comment mo ang feedback mo sa baba at pakishare naman ng video na to kung nagustuhan mo. Salamat sa panonood.